topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Don Stipet. At ang kanyang request ay ang pagkumpara ng Armed Forces ng Pilipinas at North Korea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya sa request ni Don Stipet, ang pagkumpara ng military forces ng Pilipinas at North Korea, ang ipinagtaka kasi ni Don Stipet kung bakit ang Pilipinas ay nasa 32 sa World Military Power Ranking habang ang North Korea ay nasa 34 ranks lamang. Na gayon na ang North Korea ay napakaraming missiles at submarine at mga multi-role fighter at higit sa lahat mayroon pa silang nuclear weapons na sila mismo ang gumawa. Ang sagot niyan, Don Stipet, ay simple lang. Ang basihan sa pagiging military powerful ay hindi ang nuclear weapons kundi quietest weapons. E marami tayong quietest, kaya doon natalo natin ang North Korea. Ngayon unahin natin sa pagtalakay ang North Korea na pang 34 sa World Power Military Ranking at may annual military budget na $1.6 billion. Samantalang ang Armed Forces of the Philippines military budget ay nasa $4.40 billion. Ngayon, unahin natin ang North Korea. Tingnan natin ang kanilang weapons. Ang mga malalaki lang na weapons ang ating isinasama. Ang North Korea ay may strength na 950,000 na mga active personnel. Halos umabot ito ng 1 million. At mayroong 450,000 na mga reserve personnel. At mayroon ang North Korea na 4,300 battle tank. At mayroon pa ang North Korea na 2,500 fighting vehicles gaya ng mga armored personnel carrier. At mayroon pa ang North Korea na 8,600 units artillery. At mayroon pa ang South Korea na 5,500 na MLRS o multi-launch rocket system. At ang North Korea ay sila rin ang gumagawa sa kanilang mga weapons. Lalo na ang manpads, marami silang manpads. At mga tanke at fighting vehicles na sila rin ang gumagawa. Ngayon punta tayo sa North Korean Air Force. Ang North Korean Air Force ay mayroong 28 na unit na sa MiG-21 na galing sa Russia. Luma na ito dahil MiG-21 pa ito eh. At mayroon pa ang North Korea na 56 unit na MiG-23 na galing pa rin sa Russia. At mayroon pa ang North Korea na 35 units na MiG-29 multi-role fighter na galing pa rin sa Russia. At mayroon pa ang North Korea na 18 units na Sukhoi Su-7 na galing din sa Russia. Mas luma ito dahil Sukhoi 7 pa ito eh. At mayroon pa ang North Korea na 34 units na Sukhoi Su-25 na galing pa rin sa Russia. At mayroon pa ang North Korea na 80 na units na Ilyushin 228, isa itong bomber na gawa pa rin sa Russia. At mayroon pa ang North Korea na 100 units na Shinyang Z-5 multi-role fighter na galing sa China. At mayroon pa ang North Korea na 120 units na Chengdu Z-7 na gawa ng China. At ang North Korea ay may total na 545 ng mga combat jet o combat aircraft. Hindi natin ito sinama ang mga combat helicopters at mga transport aircraft dahil sa sobrang dami. At ang North Korea ay napakarami nilang Sukhoi. Sa Philippine Air Force wala tayong Sukhoi pero mayroon tayong pating, yun si Super Tucano. At ang inner defense naman ng North Korea ay mayroon silang 4,000 units ng mga manpads na ang iba nito ay galing sa Russia at ang iba ay silang gumagawa. At
At mayroon pa ang North Korea na 1,950 units na A-75DB na surface-to-air missiles. Nagawa sa Russia. At mayroon pa ang North Korea na 300 na units na S-125 Nueva Petsura surface-to-air missiles na gawa sa Russia. At mayroon pa ang North Korea na 75 na unit na S-200 surface-to-air missiles na galing pa rin sa Russia. Ang North Korea naman ay may 71 units na submarine na sila din ang gumagawa. At mayroon pa ang North Korea na 2 frigates at 8 na corvettes na sila rin ang gumagawa. Ngayon punta naman tayo sa Armed Forces of the Philippines. Ang Philippine Armed Forces ay may lakas na 143,000 active personnel at mayroong 360,000 reserve personnel. Ang Armed Forces of the Philippines ay may military budget na abot hanggang $4.4 billion. At ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Army ay mayroong 28 units na light tank. Ang 18 units nito ay ang Ilbit Sabra Ascud 2 na galing sa Israel at Spain. At ang 10 unit nito ay ang Ilbit Sabra World Light Tank. Ito ang Sabra Pandur 2 8x8 na galing sa Israel at Czech Republic. At ang Philippine Army ay may total na 600 unit of armored vehicles, kasama na nito ang armored personnel carrier at ang infantry fighting vehicles. At ang Philippine Army ay may total na 12 self-propelled howitzer. Ito ang Atmos 2000 bago ito na galing sa Israel. At ang Philippine Army ay may total na 286 towed artillery, pero karamihan ito ay mga luma na. At ang Philippine Army ay mayroong pang 3 batteries na MLRS, pero nasa Korea pa ito, hindi pa dumadating. Donasyon lang ito ng Korea para sa Pilipinas. Ito yung Koryong na malapit ng Maburyong dahil sa tagal na hinihintay, hindi pa dumating. At mayroon din ang Pilipinas na pang air defense. Ito ang Spider Air Defense Missile System. Isa itong ground surface to air missiles na gawa ng Israel. At ang 4 na batteries ay darating pa sa November o first week of December sa taong itong 2022. At mayroon pa ang Pilipinas na anti-ship missiles. Ito ang BrahMos missiles na gawa sa India, na kung saan mayroong 2 batteries ay in-order ang Pilipinas. At ngayon punta tayo sa Philippine Air Force. Ang Philippine Air Force ay mayroong 12 o 12 units na FA-50 Light MRF ito o Light Multirole Fighter na galing sa South Korea. At mayroon pa ang Philippine Air Force na 6 na units na Super Tucano Light Attack Aircraft na galing sa Brazil. Nako, patay silang lahat dito dahil wala silang ganitong eroplano ang Super Tucano. At mayroon pa 7 na units na OB-10 Bronco Light Attack na galing sa US. Matibay din ito, itong OB-10 Bronco. Basta wag lang makasalubong ng ibon. Ang Philippine Air Force ay may 6 na units na Attack Helicopters. At ito yung bagong T-129 attack helicopters, ang daming attack na galing sa Turkey, na kung saan 6 ang in-order ng Pilipinas at na-deliver na ang 2 at ang 4 na units ay sa susunod pang taon. At mayroon pang 2 units na Bell AH-1 Cobra attack helicopters. Luma na ito dahil Port Hanna ito galing ito sa US, tapos sa Israel, tapos sa Jordan, at binigay naman sa Jordan sa Pilipinas dahil naawa ang Jordan. At ngayon, punta tayo sa Philippine Navy. Ang Philippine Navy ay mayroong 2 barkong moderno. Ito ay isang missile frigates na Jose Rizal class frigates. At pag hindi pa sila natatakot, mayroon pa tayong BRP Cebu. Isipin nyo naman, napakaraming ICBM o Intercontinental Ballistic Missiles sa North Korea. Puro ito nuclear warhead. Tinalo lang ng mga kwites na gawa sa Bukawi, Bulacan. Ganun kagaling ang Pinoy.